Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mga nabirheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoting naghahandog ng hangin susunugin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roon magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng Kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na yaon. Hipan ninyo ang trompeta, ibigay ang hudyat sa Siyon. Sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat ng nananahan sa Huda, dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw, madilim ang buong paligid at lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makatarong ang paghatol, ang igagawad ng poon. Makatarong ang paghatol, ang igagawad ng poon. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, poon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Makatarong ang paghatol, ang igagawad ng poon. Iyong hinatulan,
yaong mga hintil at mga balakyot. Alaala nila sa balat na lupa ay pinawi mong lubos. Itong mga hintil nahulog sa hukay na ginawa nila sa kanilang bitag na umang sa akin. Ang nahuli ay sila. Makatarong ang paghatol ang igagawad ng poon. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon. Kanyang itinatag yaong kaniyang trono upang doon humatol. Ang pamamahala niya sa daigdig, pawang naaayon sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Makatarungan paghatol ang igagawad ng poon. Magsitayo po ang lahat. Kristo ay tinampok, sa Kanya tayo'y dumulog, kasama na'y natapos. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul ang prinsipe ng mga demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang nagpapakilala na ang Diyos ay sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babaksak ang bawat karihang nahahati at magkakalabang pangkat at mawawasak ang bahay roon. Kung maghimaksik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung kayo'y papalayas ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang tao malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandataang kanyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi pa panig sa akin ay laban sa akin. Ang nagkakalat ng hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng pagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin ito sa sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinanggagalingan.
pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama sa pinto ng pito pang espiritong masasama kaysa sa kanya at papasok siya at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Minsan sa Ebanghelyo, may mga yugto na mapapasabi ka na lang na sayang, no? Sayang kasi hindi nakita ng mga Israelita ang kababalaghang ginawa ng Diyos. Hindi na nakita sa harapan na mismo ng mata nila, gumagalaw ang Diyos. Pero hindi nila napansin. Gumawa ng kabutihan ng Diyos sa harapan nila, pero ano ang tugon nila? Ay nagpapalayas ng demonyo sa kapangyarihan ng prinsipe ng demonyo. Kung sana nakita nila na ang Diyos ang gumagalaw sa harapan nila, hindi pagdududa ang sana naging reaksyon nila, kundi pagpupuri ang naging tugon sana nila. Sayang dahil hindi nila napansin yon. Ba't hindi nila napansin? Yan ang magandang tanong. Ba't hindi nila napansin na ang Diyos ang gumagalaw sa harapan nila? Dahil sarado ang kanilang isip. Dahil gusto nila na ang Diyos ay pumasok sa pag-iintindi nila kung sino ang Diyos. Kailangan pumasok sa standard. Kaya nga, di ba, sa Ebanghelyo, maraming hindi na naniniwala sa kanya dahil iba yung expectation nila. Iba yung inaasahan nila kaya hindi sila naniwala. Iba yung inaasam nila kaya hindi sila naniwala. Maganda rin po sa atin, no, bilang mga Kristiyano ngayon, sana walang sayang at wala tayong masasabing, sayang dumaan pala ang Diyos sa harap ko. Sayang nagpakilala ang Diyos sa akin. Bakit hindi ko napansin? Sana walang sayang. Paano natin gagawin yun? Buksan natin ang ating mga mata na mas makita natin ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Hindi sa sarili lang nating pag-iisip o sarili nating expectation. Minsan nadi-disappoint tayo kung yung si Lord hindi binibigay yung ine-expect natin. Yung iba ho, sumasama pa nga ang loob. Pag yung ine-expect natin, hindi binigay ni Lord. Pero maganda rin tignan na ang Diyos, hindi yung ine-expect natin ang binibigay. Pero higit pa sa ine-expect natin ang ibinibigay. Kaso nga lang tayo, nakakulong tayo, etong gusto ko. Pero ang handog ng Diyos sa atin, mas malawak pa. Ang pagpapakilala ng Diyos sa atin, iniisip natin, eto siya. Hindi. He's bigger than our understanding. Maganda rin sa atin, no, bilang Kristiyano, na muling naisin na makilala si Jesus. Muling naisin at muling makita ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Sa araw pong ito, October 13, bagamat hindi natin pinagdiriwang sa isang liturhiya, pero ang October 13 po ay may espesyal na puwang din sa bawat Kristiyano na nagmamahal kay Maria. October 13 po ang huling pagpapakita ng mahal na Birhen sa Fatima sa tatlong bata. Nagsimula ang kanyang pagpapakita ng May 13 at tuwing 13 ng bawat buwan, sila ay nagkikita ng mahal na Birhen hanggang October. At nangyari po
yung tinatawag nating miracle of the sun. Kung saan ang mga tao ay nagsabing, bigyan nyo kami ng tanda. Bigyan nyo kami ng tanda na si Maria talaga nagpapakilala sa inyo. At habang nagrosaryo sila, noong October 13, umuulan buong araw. Ang araw ay gumalaw sa kanyang pwesto at lumapit sa kanila. Natakot sila at nagtakbuhan. Akala nila lalamunin sila ng araw. Pero bumalik ulit. At yung ulan, nawala. Natuyo yung lupa na nabasa sa buong magdamag na ulan. Ang kanilang mga damit ay naging tuyo. Siguro sa panahon ngayon, hindi na natin kailangan sumayaw pa ang araw para maniwala tayo kay Jesus. Hindi na natin siguro kailangan antayin pa na sumayaw ulit ang araw para makita natin ang galaw ng Diyos sa buhay natin. Sapat na ang ating pagtitiwala at buong pananalig sa Kanya. Umaharap tayo sa Diyos na bukas ang mata natin may pananampalataya para hindi pagdududa ang tingin natin sa Diyos, kung hindi pagpupuri sa Diyos ang ating sambit. Kaya magandang imbitasyon sa atin, maging sensitibo sa daan ng Diyos sa buhay mo. Maging sensitibo sa paggalaw ng Diyos at paggabay ng Diyos sa iyong buhay para hindi pagdududa ang ating pagtingin sa Diyos, kundi pagpupuri at pasasalamat sa walang hanggang paggabay niya sa atin. Ang Diyos na laging nariyan, kapiling natin, kasama natin, kalakbay natin. Andiyan ang Diyos, mapansin lagi natin ang kanyang mga hakbang sa buhay natin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na buong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating itugon, mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay naghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tini, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.
Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito nasa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit nang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Oh.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa
Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gitna ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malyo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!